nating inarte yung pinsan mo, hindi daw niya bibitawan yung buhay niya. Bro, kailangan natin ng isang matinding pruweba para pakinggan nila tayo. Baka dapat may mangyari para kusang mabuko ni Darius yung ginawa sa'yo ni Farah. Anak! Bakit ho ang nakatawag niyo sa kanya? Hindi ho to yung unang beses na narinig ko sa inyo yan. Lahat na sinasabi sa akin yung Farah bago kami nagkapalit. Sining totoo. Inagaw niya yung buhay ko, yung pamilya ko. For charges of physical injuries against Lucy Hidalgo Rigor, how do you plead? Guilty, Your Honor. Kapag nakalabas ako rito, gagawin ko lahat para mabawi kong katawan ko kay Farah. Sana talaga mabisto siya at may makakahalata sa kahit sino sa kanila mo. Kasi ang alam ko po, kaliwete si Ma'am Lucy. Pero biglang kanang kamay ang ginamit niya sa pagsusulat. Right now, I'm more concerned with your wife. Si Lucy? There's something wrong with your wife. She has been acting strange lately. Ano bang gusto niyong sabihin ng asawa ko? Kung ayaw niyo sa akin, huwag niyong sisirain ang pagsasama namin ng asawa ko. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Mag-iingat ka. Nakulong lang si Lucy, naging pabaya ka na. Manang Piring, bakit panay ang tingin niyo kay Lucy? Pinapa-obserbahan kasi sa akin ni Ma'am Asun si Ma'am Lucy. Pansin namin ni Ma'am Asun, parang may nagbago sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ako, ang OA, no? Di naman nag-o-overreact ganyan si Lucy. Level-headed siya at hindi nagdadrama. Mas mabuti pa siguro kung di na lang tayong mag-uusap kung tutuloy ito. Ayokong sasaktan si Lucy. Kanina pa nila hinihintay yan. Ay, sandali na lang to. Makafocus ka naman. Parang namang kinakabahan ka sa ulam mo. Hindi ah. Oo nga naman. Bakit ka nga naman kakabahan? Eh, na-perfect mo na yung luto niyan, di ba? Kasi di ba, ito yung favorite ni Mamita tsaka ng mga amiga niya. Naku, I'm sure ina-expect nila yung lasang hinahanap-hanap nila simula nung una nilang matikman yung kalyos mo. Ganun ba? Mm-mm. Tara na, serve na natin! Ups! Sandali, hindi ko pa natitikman yan. Oh! Eto na pala ang main event natin! Kalyos! Yan ang paborito niyong kalyos na gawa ni Lucy, Mita. Tuwing rini-request ninyo yan, hindi kayo tinatanggihan ni Lucy. Well, hindi natin kung nagbago ang lasa, ha? It's been a long time. Kumusta ang lasa? Good. Actually, this is better. Come on, let's try. So good. Come on, come on, come on, Ika. Ay, syempre naman, Mamita, mas pinasarap ko talaga yan para sa inyo. Lalo na dahil mabigat ang pinagdadaanan ninyo. Wala ka talagang kupas. Love, you're the best. Lucy. Mamita, please. Pagod si Lucy. Kailangan niya magpahinga. Don't worry. Hindi ko siya aawayin. I'm here to apologize. Lucy. Sorry kung nasaktan kita sa mga sinabi ko kanina. Akala ko kasi may nagbago sa'yo mo nung case ni Farah. Pero kanina, na-realize ko na ikaw pa rin si Lucy na wala nagbago sa'yo. Sana kalimutan na natin mga nangyari, ha?
Oo naman, Mamita. Wala yun. Okay na okay na tayo. Thank you, Lucy. Pagpasensyahan mo na lang ako, ha? Actually, I'm still lost mula nung matalo tayo sa kaso ni Vince. Nararamdaman ko, narito pa rin ang kaluluwa ni Vince. Alice, gusto ko makita siya. Gusto ko siya makausap. Gusto ko siya bumalik sa bahay na ito. Magpapahinga na daw si Mamita. Sabi ko nga, tumahan na siya. Makakasama sa kanya pag iyak na siya ng iyak. Pero masaya ako dahil nagkakaayos na kayo ni Mamita. Sabi ko sa iyo mahal ka ni Mamita. Darius, parang ko bang napapansin yung pagbabago sa asawa mo? Pero kanina, nung sinabi ni Mamita na may nagbago sa akin, hindi ka nakasagot kagad. Parang napaisip ka rin. Bakit? Kasi kumisa, meron ako nakikita mga pagbabago. Pero maliit na bagay lang naman. Tulad nung tawagan natin. Kung paano ako magsalita. But it's no big deal. Talaga? Yeah. Hindi yung issue sa'yo? People change, Lucy. Pero kung hindi naman makakasama ang pagbabago, I will support it. Swerte ko talaga sa asawa. Apektado lang talaga ako dun sa issue natin kay Farah. Kaya minsan, nagkakamali ako. Pero ngayong tapos na yun, babalik na ulit ako sa dati kong sarili. But with improvements. Gusto mo ba yun? Gusto ko nang sabihin kay Mamita yung totoo eh. Ito talaga, hinahala na din naman siya dun sa impostora. Tapos? Ito na nga. Kaso, naabutan kami ni Farah. Pero alam mo ba? Nakuha niya yung recipe ng kalyos mo. Nagulat nga ako eh. Madali lang naman tutunan yun eh. Oh well, yun ang nakakumbinse kay Mamita na nagkamali lang siya ng hinala kay Farah. Nag-sorry pa si Mamita, ha? Yung pinsan mo talaga... Ay! Mita yung tagumpay. Mabuti na lang wala kang sinabi. At pwede ba, bro? Sa susunod, huwag mo nang patulan si Farah. Ay, ako, bro. Buti ko lang nga ma-friendship over. Hinablot ako, bro, eh. Ang sakit, eh. Eh, wala, eh. Kailangan natin lang ispiya. Wala akong nagawa. Nagtimpi na lang talaga ako. Bro, huwi, panalo siya ngayon. Pero huwag ka mawawala ng pag-asa. Bro, kung si Mamita nga may napansin na, di baka next na si Darius. At tuluyan nang mahuhuli si Farah at hindi niya na kayang lusutan pa. Sana. Sana nga. Sarap? Hmm.
Ang sarap talaga nitong kalos mo. In fairness, ha? Kuhang-kuhaan mo yung recipe ni Lucy. Naghanap lang naman ako ng recipe sa internet, Nay, at nag-practice talaga ako ng husto. Para hindi na maghinala sa akin si Mamita. O, oh, edi pak! Marunong ka rin palang magsumika paminsan-minsan. Siyempre naman, Nay, no? Mag-e-effort na talaga ako. Para matigil na yung pagdududa sa akin ni Mamita. Magbigay pa nga kayo mga recipe sa akin, Nay, dahil ang sabi ni Darius, kahit ano kayang lutuin ni Lucy. Eh, pagluluto pa lang to. Eh, paano yung pagiging kalawete ni Lucy? O, edi aaralin ko lalo yung magsulat sa kaliwa. Ayun sa mga halaman. Kaya mo ba yun? Aaralin ko rin yun. Lahat yun gagawin ko para ma-achieve ko yung pagiging perfect ni Lucy. Para wala na makapagsabi na may nagbago kay Lucy. At walang makakaalam na sa loob ng katawang to ay ang kaluluwa ng taong hate na hate nilang lahat. Ang sarap talaga. Perfect na, perfect. Sarap! Mamita, ilang buwan nang wala si Vince, tanggapin na ninyo na wala na siya. Hindi na siya babalik. Paano ko matatanggap, Darius? Eh, alam ko naman na hindi na natahimik ang kaluluwa ni Vince dahil sa pag-absoluto ni Farah sa kaso. Darius, gusto ko lang naman siya makausap. Gusto ko lang malaman kung ano talaga nangyayari. Paano naman natin gagawin yun? Hindi na upabalik si Vince. Pero pwede naman natin makausap ang kaluluwa niya, hindi ba? May kilala po akong espiritista sa may bayan namin. Matutulungan po niya tayong makontak ang kaluluwa ni Vince. Espiritista? Talagang naniniwala ko kayo sa espiritista. Darius, desperado na ako, hijo. Please, bear with me. Help me, please. Please. Princess yung witch, poof! Biglang nag-transform yung witch. Nawala yung mga pimples sa mukha, lumiit yung ilong niya, at naging magandang fairy na siya. Wow! So, fairy po pala yung bad na witch? Oo, kasi nga naging mabait yung princess sa kanya, kaya nawala yung bad vibe sa kanya at gumanda na siya forever and ever. Ang galing niyo po talaga gumawa ng story, Mommy. Your mom is good at everything. Daddy! Kiss muna yung daddy mo ng good night. Good night, baby. At matulog ka na, Chester, ha? Okay, tulog ka na. Pupunta pa siya ng business trip niya bukas. Tulog na ang baby. Sandali lang naman ako, babalik ko kaagad, ha? Uy, pero mamimiss ka namin. Oo, mamimiss din kita. Marlap, huwag na huwag mong aawayan at makikipagtalo kay Mita, ha? Oo, okay na nga kami, di ba? Okay, halika na. Ay, love, o nga pala. Si Mamita, may kaibigan na darating. Naumbida siya ng spirit guide para kontakin ang kaluluwa ni Vince. Totoo ba yung spirit guide na yan? Makamamay, scammer lang yan. Huwag mo na kukontra yun si Mita. Para din naman to sa katatahimik na loob niya. Dali na. Tayo. Dire-diretso lang.
Sino yan? Ayan si Apo Berta. Kababayan ko, espiritista. Eh, anong ginagawa niya dito? Wala naman. Kakusapin yung kaluluwa ni Sir Vince. Totoo ba yan, manang? Bakit? Mukha ba ako nagsisinungaling? Totoo yan. At magaling. Hindi naman ako magre-recommenda ng scammer, no? Eh, bakit niyo naman siya nirekomenda? Kasi, naaawa ako kay Mama Son. Palagi ko siya nahuhuling umiiyak. Eh, nasa isip ko, baka makatulong kung makausap niya si Sir Vince. O kaya, maiparating sa kanya ni Sir Vince na okay siya sa kabilang buhay. Nang sa ganun, ay maging mapayapa ng kalooban ni Ma'am Asong. Kwarto ito ng namatay ko nga po. Pwede pa natin bang kausapin ang kaluluwa niya kahit matagal na siyang patay? Kung kagaya ng sinasabi po ninyo na hindi natatahimik ang apo ninyo dahil sa wala pang naibibigay na hustisya sa nangyari sa kanya, maaaring kasama pa natin siya. Kausapin na natin siya. Sisimulan ko with a chant para mabuksan ang aking third eye, para mahanap ko ang kaluluwa. At pagkatapos nun, saka ko tatawagin ang iyong apo. Umlong ka, Krum Umni Gor. Umlong ka, Krum Umni Gor. Umlong ka, Krum Umni Gor. Eh, anong nangyari? Bukas ang third eye mo? Tawagin natin si Vince. Wala dito ang apo mo. Dahil may kakaibang espiritu ang nananahan sa lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin? Nararamdaman ko siya. Malakas siya. Isang kaluwang nangangki ng hindi kanya. Sigurado ka bang hindi si Vince yun? Dahil baka nagagalit siya. Dahil wala pang hustisya ang pagkamatay niya. Ha? Iba ang pakiramdam ko sa kaluluwang ito. Parang hindi siya galing sa kabilang buhay. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko rin maintindihan. Ngayon lang din nangyari sa akin ang ganito. Negative energy ang nakukuha ko mula sa kaluluwang ito. West, hanapin mo ang kaluluwa ng espiritong sinasabi mo at paalisin mo sa pamamahay ko! Ako na. Salamat. Thank you, ha. Okay. Okay na lang. Thank you, ha. Salamat. Okay. Darius! Hindi na. Darius! Oh. Naiwan mo to sa taas. Oo, mamaya.
I-laptop bag mo. Ay, mga pala. Lifesaver ka talaga. Sige na. Ako na bahala dito. Kunin mo na. Kuya Isaac, pakisundan mo nga si Sir Darius mo sa loob. May mga nakita pa akong folders doon. Baka kailangan niyang dalhin. May connection po ba sa inyong mga nakatira dito? Ang isa nga po ko nakatira dito. Sino ka? Ah! Anong nangyari? Ano ba talaga nakikita mo kay Lucy? Iba po yung nakikita ko sa labas sa nakikita ko sa loob niya. You mean Lucy is possessed? Ganun na nga po. Love, sino yun? Yung kausap ni Mamita? Yan, yung spiritista ni Mamita. Alam mo, you're right. Mga scammer yung mga yan. Isipin mo, gusto ka pa nilang idamay sa kalukuhan nila. Ako idamay? Yeah. Paano? Marami lang ang nagbago kay Lucy. She was not like this before. Is she really possessed? Wasted. Kaliwete nga pala si Lucy. Hindi po ba niyo nakausap si Sir Beans? Na nangyari kasing iba eh. Ano po yun? Si Apo Belta. Meron na siyang nararamdamang kakaiba kay Lucy. Nalintikan na. Good evening, Apo Berta. Ako ang bago mong kliyente. Ikaw?